budget ko 10 to 12K per PC. Wala na kasi ng computer cafe dito sa amin, na. Please subscribe niyo ako sa iba pang YouTube channel. Please follow niyo ako sa iba pang social media account ko. Ano na sa TikTok ko yun. Oh yeah! What's up? Kumusta mga ka-reveal? John Gastulo here. Ang may pinakamalakas na pwersa sa buong kalawakan natin. Yun ang anong mga ka-reveal. Magre-reopen ang PisoNet si ka-reveal. Anong magandang specs? AMD or Intel para sa PisoNet na 10K to 12K na budget. Yan ang pag-uusapan natin ng mga ka-reveal. Okay, gawin na natin yan na agad-agad. Pag may time pa, magbabasa pa ako ng ibang asset ka-reveal question. Okay, gawin na natin yan. Let's go! At yun ang mga ka-reveals, ka-reveal Jeff. Ka-reveal. Budget ko, 10 to 12K per PC. Anong magandang specs? AMD or Intel? Magre-reopen kasi ako, PisoNet. Thank you in advance. Wala na kasi ng computer cafe dito sa amin. Nice! Sana all. Walang kalaban ng computer shop o computer cafe. Yan. Okay. Ka-reveal, anong magandang specs? AMD or Intel? Para sa PisoNet, ka-reveal. Ang budget niya, 10 to 12K per PC. Okay. Meron akong dito. Pre-built na PC. No? Okay. Pakita ko sa PC. May ako nasagutin ko ng magandang specs. AMD or Intel sa PisoNet. Okay, yung ano muna, 10 to 12K budget na per PC ang budget ni Kribil. Okay, papakita ko yung magandang specs para sa PisoNet na 10 to 12K na budget. Okay, punta tayo sa PC. Let's go. At yun ang ano mga Kribil, ayan. Ryzen 3 3200G system unit pa lang ito no Marvel, 10,765 pesos. AMD Ryzen 3 3200G socket AM4 with Radeon Vegate processor. Ayos, no? Bistar yung motherboard A520, pwede nyo palitan na Gigabyte yan or Asus para mas okay, no? Pero Bistar okay rin naman. Pero siyempre, pagka Asus motherboard, mas okay yun. No? Kingston PewDiePie 8GB 3200 DDR4 memory niya. Kingston, okay na. Yan ang gamit namin, no? Dito sa computer shop namin. At Avation Lite Micro ATX PC case with 700 watts PSU black. Ito. 10,765 mga ka-reveal. Di ba? Kaso system unit lang yan. Ito ang may monitor na may kasama ng mouse keyboard ito. Ito, buong ano na, PC build na to, no? Ryzen 3 3200G din, kaso 15,550 na, lumagpas na sa 12K, no? Makareveal. Okay, so, yan o, ganun din niya. Ryzen 3 3200G, 3.6 GHz, ayan, with Radeon Vega 8 processor. May ano siya, built-in na GPU, Vega 8. Ganon din motherboard by Star. Kasi ito, nilagyan lang naman to ng monitor, mouse keyboard. Ganon din yung RAM, Kingston PewDiePie 8GB. Ay, may ano pala to, may storage. Yung kanina pala, wala, no? Ah, meron pala. Nalagpasan ko lang, meron pala. Ayan, no? Tapos, ganon din yung casing, mga ka-review. Isa easy piece ito, ah. Easy piece. Tapos yung monitor View Plus, okay na rin, no, mga reveal, 23.8 100 Hz, full HD yan, ayos, di ba? Tapos sa rack yung ano niya, keyboard, mouse, ba, okay na to mga reveal, 15,550 pesos ang price nitong buong PC build na to, di ba? 10 to 12k eh, no, yung price mo. Dagdagan mo na lang konti, mga 3.5, may Ryzen 3 3200G ka na. Pero may budget ka pa konti, pakita ko lang tong ibang PC build. Okay, dagdag ko lang to, no, mga ka-reveal. Kaso lagpas na 12K to. AMD Ryzen 5 Pro 4650G. Pag siguro pag may budget ka ng konti, kasi ito ka-reveal, mas malakas to, mas maganda to. Pero yung Ryzen 3 3200G okay na rin, no. Pero kasi ito, tignan muna natin Ryzen 3 pala specs. Hindi ko pala pakita eh. Ayan o. Ryzen 3 3200G. Specifications. 4 cores, 4 threads. Diba?
65 watts. Yeah. And then, meron nga siyang Vega 8 na DDR4 yung RAM niya. Vega 8 na built-in GPU, no? Wala kang katalo-talo dyan. Ang ganda na itong Ryzen 3 3200G. Pero ito, pinapakita ko, baka may budget ka konti. Rekta ka rito, no? Ryzen 5 Pro 4650G. Kaso system unit lang to, no? Yan. 6 cores, 12 threads to. Pakita ko, ah. Okay, mamaya ko na papakita yung specs na itong Ryzen 5 Pro, no? 4650G. Ayan, hindi Ryzen 5 Pro, 4650G, M4, 30.7 GHz, Radeon Vega 7, yung built-in GPU niya. Ganon din yung ano, motherboard, Bystar A520. Team Elite naman yung ano neto, RAM, no? Pero yung gawin Kingston kasi yung ginagamit namin dito. Team Elite, okay din naman yan, no, Karibil. Kingston din yung storage, okay na rin, no? Kingston, maganda yan, na SSD, M.2, yan. Tapos rack, 450 watts yung bronze. Power supply, okay lang, okay na din, no? Tapos, ito yung YGT yung casing. Ito pa. Pagka may, ano yan, bundle na, yung PC build na buo na, yung Ryzen 5, 18,495. Pakita ko lang, Karibila, kasi baka may gusto mong dagdagan yung 10 to 12K budget mo at para lumakas na rin. Pero yung Ryzen 3 3200G, ulitin ko, okay. Okay na din yun, no? Kasi 10 to 12K budget ka. Kaso 15K lagpas na rin, eh, no? Pero, syempre, papakita ko to. Mas mas mataas to. Mas maganda. Yun nga lang, mas mahal. Yan, ganun AMD Ryzen 5 4650G Pro. Ganun din yung motherboard by Star, 10 millit yung RAM, Kingston yung SSD, M.2, rack yung power supply, then YGT yung casing, and then Spectre Pro yung monitor, ayan, 22 inches rin, tapos rack, keyboard, mouse, ayan, okay, ito pa, ito pakita ko lang, ito medyo mahal na to, no, Karibin, Ryzen 5 5600G, AMD Ryzen 5 5600G, AM4 3.9, ito, halos pares ng Ryzen 5 Pro to, pero syempre, mas may konting increase ng performance o bilis. Bystar din yung motherboard, Team Elite naman yung RAM, dalawang 8 16GB RAM niya. Para bumaba yung price, gawin mong isa na lang. Kingston din yung storage, Kogar yung power supply, YGT yung case. Okay. Pag PC build naman ng AMD Ryzen 5 5600G, ito Karibil, Ryzen 5 5600G, no? Yung nga lang, medyo mahal na, no? Ayan, Ryzen 5 Bystar A520, yun din yung motherboard, yun din yung RAM, Team Elite, Kingston din yung storage, M.2, Kogar naman yung power supply, then YGT yung case, Spectre Pro, 22 inches pala, no? Yung monitor, kaya pala medyo mahal, no? Tapos, hindi, 22 inches din pala iba. Tapos rack yung keyboard mouse. Yan. Pinakita ko to, Karibil. Baka may... Gusto mo, VIP na lang yan. Di ba? Okay. Pero kung 10 to 12K budget mo, ito, Karibil, okay. Yan. Ito yung system unit lang. Ito yung PC build na set. Desktop set. Okay. Karibil, papakita ko lang yung specs ng Ryzen 5 Pro. Ha? Ayan. Specifications, Ryzen 5 Pro 4650G, 6 cores, 12 threads, di ba? 65 watts, meron siyang built-in na GPU na Radeon 7. Pakita ko rin yung Ryzen 5 5600G, specifications, ganun din yan, 6 cores, 12 threads, 65 watts din, no? Tapos, ganun din yung built-in GPU niya, Radeon 7. No? Pinapakita ko lang yan, Karibil, kasi ito, mas maganda to. Talaga, pag ilagay mo sa cafe mo, no? Pisonet, I mean, yan. Tsaka itong Ryzen 5 Pro. Pero 10 to 12K, okay na itong Ryzen 3 3200G. Ito nga. Yan, Karibil, no? Okay, Karibil. So, yun yung budget 10-12K per PC Ryzen 3 3200G normal. So, tapos yung 10 to 12K na budget per PC sa computer shop,
kung anong specs, yun, Ryzen 3 3200G, yun nga lang, 15K siya, ka-reveal. Dagdagan mo na lang yung 12K mo, kasi, kaya ako, inano yun, sinabi sa'yo, Ryzen 3 3200G, pwede naman yung Athlon, tsaka yung AMD Athlon 3000G, pwede na yun, kaso dual core lang yun. Pwede na rin yun, no, ka-reveal, pakita ko. Ito ka-reveal, no, AMD Athlon 3000G, ito na yung ano ko sa'yo, ha, kasi Athlon 200G, E, ito mas ano kasi ito latest. So ito mas mura, no? AMD Athlon 3000G. Kaso ka-reveal, ano lang ito, 2 cores eh. May nakalagay 2 cores, 4 threads. Ganun din yung motherboard nyo. Okay. So ano lang to, system unit. Pag nilagyan mo ng ano to, monitor, mouse, keyboard, abot ng 12K, mga ganun, no? So konti na lang, eh magano ka na lang, Ryzen 3 3200G. Mas maganda 'yon kasi 4 core sport threads quad core. Kasi baka ito, okay na 'to, 2 core sport threads 'o. Tapos meron ding built-in na GPU na Vega 3 'yan. Siyempre, dagdag ka lang konti, na quad core ka na. Mas maano 'yon, mas mabilis 'yon kaysa rito ka build. Pero okay na rin 'to. Kung talagang hanggang 12K lang, eto ang ano mo, AMD Athlon 3000G, di ba? Pero, gaya na sabi ko, mas okay yung quad-core ka na kasi para medyo kayanin niya yung mga medyo matataas na games, ka-reveal. Yan. No, ka-reveal, kung talagang saktong 12K lang yung budget mo per PC, pwede na rin yung Athlon 3000G, 2-core sport threads, Vega 3 built-in GPU niya. Halos lahat ng games, kaya niya rin, no? Pero, syempre, mas mataas na specs, mas maganda. Rekta ka na sa Ryzen 3 3200G, quad core yun, 4 cores, 4 threads, tapos, built-in GPU, big 8, no? Kung diyan nagkakamali. Doon ka na sa Ryzen 3. Pero kung talagang mas may budget ka pa, rekta ka sa Ryzen 5 4650G. Yun na, 6 cores na yun. Siyempre, kasi mas mataas sa processor, mas makakatulong yun sa bilis ng ano ng PC sa pag-games mo rin, multitasking, di ba? Yun. Pero kung gan 12K, pwede kang mag-start kay AMD Athlon 3000G. Pero kung mas ano ko, na talaga may budget pa na konti, dagdag kayo, Ryzen 3 3200G. Okay? Yan. Okay, mga Arbil, sino muna aking sasagutin, no, mga Arbil? 10 to 12K budget per PC, anong maganda pang PCnet, wala kasing ano eh internet cafe daw dun sa pwesto ni Caribil, sana all walang kalaban, no? Magiging kalaban yun, balik niya, balak niya ibalik yung PCnet niya. Okay, Ryzen 3 3200G, no, yun nga lang 15K siya eh, no, yan. Pero pag yun naman ang tinayo mo, okay, mas okay yun kesa sa medyo kapos na specs, no? Siguro konti lang muna bilhin mo, 'di ba? 12K per PC ka, no, na budget. Example, ha, ka-reveal, bibili ka, makakabili ka ay AMD Athlon 3000G. Siyempre, mga 12K 'yon. Sabihin na natin ganun. 10 mabibili mo noon. Ganito gawin mo, kung gusto mo, Ryzen 3 3200G 15K, no? Pero 8 lang muna mabibili mo. Mas okay yung ganun, mataas yung specs mo, kahit konti mo na mabibili mo, kesa sa medyo mababa na specs, pero madami kang mabibili. Pero Athlon 3000G, okay na rin. No? Pero syempre, kung i-ano mo, i-compare mo sa Ryzen 3 3200G, quad core yun, no? Mas okay yun. No? Ako, mas ganun, ha? Mas gusto ko yung konti na PC, pero mas mataas yung specs, kesa sa, yung Athlon 3000G, okay rin naman eh. Di ba? Pero, siyempre, mas magandang naka-quad core ka na ka-reveal. Okay, so pilitin mo mag-Ryzen 3 3200G, pero AMD Athlon 3000G, okay na rin, no? Pero AMD Athlon, ay Ryzen 3 3200G, mas maganda ka-reveal. Okay, para sa akin yan, ha, ka-reveal, mas maganda. Konti muna mabibili mo, pero mas mataas specs kaysa sa mababang specs, pero marami ka mabibili. Pero yung AMD Athlon 3000G, ano eh, okay na rin naman eh, no? Pag-isipan mo mabuti, ah. Pero kung ako tatanong yung Ryzen 3 3200G, ka-reveal. Okay, okay, mga ka-reveal. So, yun naman aking sasagutin, mga ka-reveal. Ang ganito lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Please like, comment, please share, please subscribe. Click nyo na rin yung bell button. Kami-ame. Ha!
Raygang! Para updated kayo pang may bago upload tayong video ang gusto mo limang. God blessing at po sulit by Oji. Ba ng headset!